Mga ka-natural lover, meron po tayo ditong kababayan. Sa sobrang sipag po nila, gumagawa po sila ng dahon ng niyog upang gamitin pambubong sa bahay. Dahil tagulan na ngayon, kailangan mapalitan na po. Kaya halika, punta natin. O, diba? Diba? Ang gagaling nila. Lapitan natin. Ito po yan, no? Oh. Diba? Ito na po yung finished product nila, mga nature lover. Ito po ay dahon ng niyog na ginagamit po to sa pagbubong ng tahanan. Malaking bagay po. Dahil, kung tayo po yung nagtitipid ng mga tao, ito po ay malaking tulong o gabay sa atin. Kaya pasalamat tayo sa mga puno ng niyog. Ayan mga ka-nature lover. Ito po yan, oh. Diba ang galing-galing gumawa nila? So, iguna po kasi ito. Nahati na po ito. So, ang gagawin po natin, bibiakin po yan. Bibiakin. Pag nabiak na po yan, ayan na po ang kanilang paggawa. Tingnan mo, oh. Yung bata nito, napakabait, oh. Ang galing gumawa. Na maasahan. Sila po yung aking mga kamag-anak. Masasayahin po sila kasi syempre naman sa panahon ngayon. Be happy. Nandiyan na nga ako, in-upload nga ako ng bimbo niyan eh. O, oh, ayan si Michelle. Pag gabi maingay yan, pag sa umaga, tahimik. Oh. Ito po yung controversial po pag gabi. Yan, tuwing gabi na. Kasi, madamo ang ano ay. Nakakaawa pag gabi yan. Doon po siya nagiging luka-luka pag gabi. Ayan po, sa sobrang sipag niya, ay kanino ba ito baka ibubungan? Ayun, sa CR daw kasi mahirap lang sila. So, mga ka-nature lover, malaking tulong po ito. Pwede mo itong gawing business, gawin mong bubong sa CR, o saang party man po ng mga bahay o kubo. Nakikita nyo po yung bahay na yan. Yan po mga ginagamit, kaso hindi po natin bubunga natin yan. Yan po ay party lamang po ng kahirapan, kaya hindi po siya nabubungan dahil wala po nakatira dyan. Ha, mga ka-nature lover, alam nyo na ha, pag dito kayo sa probinsya, huwag na kayong mag-iinarte at maghanap pa ng iba. Huwag na kayong bumili ng yero kung malamig na tahan naman ang inyong gugustuhin. Kung gusto nyo naman ng mainit, edi mag-yero kayo. Mayaman naman yata kayo eh. Basta ako, ang turo lang sa inyo, maging masipag. Ayun, biniak na po niya ang niyog. Dahon ng niyog. Hindi po natin napansin, nagkusa na lang po siya nagbiak. Ayan. Tingnan mo ka muna ang paggawa, yaw. Ayan po ang umpisa po, oh. Tingnan po natin. Paano gawin? Ang bait naman nyo, oo. Kasi po, mga nature lover, kailangan tulong-tulong. Ayan, mga nature lover. Si Jocelyn po tinatawag ko at bibigyan ko ng ulam. Maarti pa. Ayaw pa sa isdang tamban. Gusto pa yata lechon na baka. Ayan. O, diba ang galing-galing naman? Ibububong po yan, ha? Mga nature lover, kaya alam nyo naman. Kailangan masipag-sipag tayo. O, ayan. Ito na yung mga nila, o. Oh. Hindi na tayo tumulong kasi busy naman din tayo. Pero marunong ako niyan. Ako pa ba? Kasi kung nagmula ako sa mga ganyan sitwasyon, kaya pag dito po kayo sa Romblon, ubusin nyo na po ang dahon ng niyog at gawin nyo pong bubungan. Wala pong magbabawal sa inyo. Dahil tawagan nyo na si ka-nature lover. Joke lang. Ayun ang tayong paraan para maging maaliwaras ang tahanan. Ayan. Kaya, uubusin nila yan. Yung paggawa na yan, mga ka-nature lover. Nang kaming mga kabataan pa, mga bata pa, ito po yung ginagawa namin. Tumutulong kami sa aming magulang dahil malaking tulong po ito. Pero sa ngayon, ginagawa pa rin namin kahit kami na matanda na. Dahil hindi ito maalis sa amin eh. Palipat-lipat po ito ng talento sa iba't ibang henerasyon. Maliban lang po sa taong tamad na hindi kikilos at hindi gagawa ng gatong sitwasyon. Kaya ako, saludo ko sa mga taong nag-invento ng mga ganitong bagay upang makagawa po tayo ng mga paraan. Ani mo naman ang
ang ano, ang iyong talento kung hindi mo naman kikilos o kaya hindi mo nagagawa. Kaya kailangan mga tamang talento lang, di ba? Oh, ganyan po, oh, ayan, binububong po 'yan. Matibay po 'yan. Umaabot po 'yan ng 2 taon o 3 taon, depende po kung hindi po kaykayin po ng manok, kasi manok po kinakaykay niya yung bubungan kasi feeling niya po pugad. Kaya mga karicho lover, pag may manok na po sa bubungan nyo, palisin nyo, dahil sisirain niya po yan. Kaya lagi po dito sa amin ng manok eh. Kaya kung pwede man, pwede nyo rin kainin kung malakas ang loob nyo kainin yung manok pag nahuli nyo. Ayan. Kaya maraming salamat po sa inyong panunood. Naway matutunan nyo ang aking pagpapakita sa vlog na ito.